Ikaw ang pumalit sa akin bilang asawa ng asawa ko dahil hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mapangasawa ang hindi ko naman mahal. Please, Kambal, tulungan mo ko. Kailangan ko ng makalaya. Sabi nga ng kakambal ni Venice sa kanya, pumayag nga kaya siya? At san kaya siya dadalhin ng pagpapanggap nga niya bilang asawa ng isang CEO? Sa pagmamahalan kaya? Alamin natin sa kwento natin ngayon. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwento natin ngayon. Tumayo si Venice para maghanda sa paglapag ng eroplano. Isa siyang flight attendant sa International Airlines at mahigit 2 taon na rin siya sa trabaho. Ladies and gentlemen, we have begun our descent into Philippines. Please turn off all portable electronic devices and stow them until we have arrived at the gate. In preparation for landing, be certain your seat back is straight up and your seat belt is fastened. Thank you. Sambit ni Venice sa intercom para paalalahanan ng mga pasahero. Dire-diretso siyang naglakad habang hila-hila ang bagahe niya. Isang linggo ring straight ang flight niya, kaya ramdam niya na ang pagod. Nakita niya sa kanyang tabi ang katrabaho niyang si Jasmine. "San ka ngayon? Uuwi ka ba sa kondo mo?" tanong nito. Tumango siya. "Oo, hindi muna ako sasama sa flight bukas." Aniya, "Sa bagay, wala ka pa namang binubuhay kaya hindi mo kailangang sagarin ang sarili mo. Hanga nga ako sa'yo eh, at ni minsan, hindi ka pa humingi ng leave." Saad pa nga nito. Wala naman kasing dahilan para mag-leave si Venice. Wala naman siyang uuwi ang pamilya kasi masama ang loob sa kanya ng mga magulang niya. At saka isa pa, mahal niya ang trabaho kaya masaya siya sa ginagawa niya. "Paano, dito na ako? Susunduin kasi ako ni Gio." Tumango lang siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating sa parking ng airlines. Binuksan niya ang compartment ng sasakyan at inilagay doon ang maleta. Nagmaneho siya pa uwi dahil kanina pa gusto ng katawan niyang magpahinga. Tulad ng nakasanayan, magluluto lang siya ng makakain niya tapos ay mahihiga na. 2 araw nga si Venice hindi sasama sa flight kaya makakapagpahinga siya ng maayos. Habang nakahiga ay pumasok sa isip niya ang kakambal. Naisip niya kung masaya ba ito sa buhay may asawa. Sa bagay, lahat naman nakukuha nito noong maliit pa sila. Ito rin lagi ang pinapaboran ng mga magulang at mas paborito kumpara sa kanya kahit magkamukha lang naman sila. Nawalan na siya ng contact dito mula nang mabukod siya. Hindi na nga niya ito nakausap buhat noon. 2 na nang bumangon siya sa pagkakahiga. Naligo muna siya bago i-check kung may laman pa ba ang cabinet niya ng mga groceries at nang makitang wala ng laman yon, ay nagpa siya nga siyang mamili muna. Suot ang kanyang uniforme ay lumabas na nga siya ng kondo. Ngayon ay balik trabaho na ulit siya. Nadatnan niya roon ang pilotong si Hector. Malayo pa lang ay nakikita na niya ang malapad ng kiti nito sa kanya. Hindi na rin lingid sa kaalaman niya na may gusto ito sa kanya. Minsan na rin kasi itong sinabi ng binata pero kaibigan lang naman talaga ang turing niya dito. "Good morning, Venice." Nakangiting bati nito at pasimpleng kumindat sa kanya kaya natawa siya. "Good morning din. Narito ka ba para mambola, Captain?" Sabi nga ni Venice. "Hindi naman kita binubola. Namiss talaga kita. 2 araw akong nasa flight pero malungkot ako kasi wala ka." Ani pa nga nito, halatang nilalandi nga siya. "Hay naku, Hector. Huwag mo nga akong bulahin ng ganyan. Para namang hindi ko alam na marami kang babae sa iba't ibang bansa." Ani at tinawanan ito na ngayon ay nagkakamot na ng ulo. Japan ang destination nila ngayon. At nang makababa ay pumunta nga siya sa lugar na palagi niyang pinupuntahan sa tuwing sa Japan ang landing nila. Hindi rin siya nag-iisa dahil kasama niya ang ilang flight attendant at piloto ng eroplano. Nakaupo siya sa kanyang cabin nang mag-ring ang cellphone niya. Kumunot naman ang noo ni Venice nang makitang unregistered number ang tumatawag. Bibihira kasi ang nakakaalam ng number niya.
at halos lahat naman ang tumatawag sa kanya ay nakarehistro at mga katrabaho. Dinampot niya ang cellphone at sinagot ang tawag. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. "Hello? Who's this?" Aniya at nagulat siya nang makilala kung sino ang nasa kabilang linya. Matagal man nang huli silang nagkausap ay kilalang kilala niya pa rin ang boses ng kaniyang kakambal. "Hello, Venice?" Ani nito. "Veronica? Napatawag ka? Ang tagal na lang huli tayong magkausap, ha? May problema ba?" Tanong niya dahil alam niyang hindi siya nito kokontakin kung wala namang problema. "Ayos lang ako, Venice. Kamusta ka? Hindi ka na umuwi kina mommy, ah." Sad nga ng kakambal. Bumuntong hininga na nga lamang si Venice. "Alam mo naman kung bakit, hindi ba? Galit sila sa akin nang hindi ko sundin ang gusto nilang magpakasal ako sa anak ng kasosyo ni Daddy." Aniya. "Yeah, that's why I envy you. Dahil nagagawa mo silang tanggihan. Nagagawa mo ang gusto mo habang ako hindi. Paborito nila ako kasi kaya nila akong kontrolin at manipulahin. Hindi tulad mo. Ilang beses kong hiniling na sana malakas din ako kagaya mo." Narinig niya ang munting hikbi nito kaya nakaramdam nga siya ng awa sa kakambal. "Anong problema, Veronica? Alam kong kaya ka tumawag kasi may problema. Sinasaktan ka ba ng asawa mo?" Nag-aalala ang tanong niya dito. "Hindi naman. Pero Venice, hindi ako masaya. Alam kong alam mo rin kung sino ang mahal ko, hindi ba? Pero ayaw nila mami sa kanya kasi hindi siya ganun kayaman. Mahal na mahal ko si Ethan, Venice, at hindi ko na kayang malayo sa kanya. Aalis siya sa susunod na linggo patungong Amerika at hindi ko kaya yun." Nagmumukmuk nga na paliwanag ng kakambal. "Pero may asawa ka na," paalala niya dito. "Pero hindi ko nga siya mahal, Venice, at kung pipilitin ko ang sarili ko, parehas lang kaming masasaktan. Pero hindi ako makakalas sa kanya kasi alam kong magagalit siya. Magagalit si na mami sa kanya na kasalali ang kumpanya." Ani nito. "Please, Venice, tulungan mo naman ako. Hindi ko kayang mawala si Ethan." May pagmamakaawang sambit ng kakambal. "Eh ano namang magagawa ko? Ano bang gusto mong gawin ko?" Tanong ni Venice. "Sasama ko kay Ethan sa Amerika. At iiwan ko ang asawa ko. Pero dahil hindi pwedeng mawala ako, gusto kong hilingin sa iyong magpanggap na ako sa loob ng 2 buwan. 2 buwan lang, Venice." Nanlaki ang mata niya sa hinihiling na pabor ng kambal. "Veronica, hindi pwede," mariing tanggi niya. Naiisip pa lang niya ang gusto nitong mangyari ay talagang hindi na nga niya kaya. "Please, Venice, ngayon ako hihingi ng pabor sa iyo. Kapag nagawan ko na ng paraan, hindi na kita guguluhin. Please, hindi ako magiging masaya kapag wala akong ginawa. 2 buwan lang, babalik ang lahat matapos yun, pangako." Saad nito, sa totoo lang naaawa siya sa kakambal. Alam niyang nahihirapan ito. "Pero may trabaho ako, Veronica," sambit naman ni Venice. "Mag-file ka ng 2 months leave. Balita ko, hindi ka pa nagli-leave kaya tiyak napapayagan ka. Pumayag ka na, Venice, please." Pag-uulit nga ng kambal. Pag-iisipan ko, mahinang saad niya. "Ngayon lang ako hihiling sa'yo. Promise, pagkatapos nito wala na talaga." Pangungumbinsi ni Veronica kay Venice. Noong mga bata pa lang sila, palagi siyang pinagtatanggol ng kakambal sa kaklase nilang inaaway siya. Palagi rin siya nitong ipinagtatanggol sa mga magulang. "Okay, sige. 2 buwan lang, Veronica. 2 buwan lang." Inulit niya pa nga ito ng 2 beses sa kakambal. "Maraming salamat, Venice. Utang na loob ko sa iyo ito. At 2 buwan lang, promise. Tatawagan ulit kita para sa pagpapalit natin." Sumigla ang boses nito pagkatapos. Ibinaba na nga niya ang tawag at muling naisip ang ipinapagawa ng kambal. Anong klaseng asawa kaya ang meron ito? Tanong niya sa sariling isipan. Ngayon ang punta niya sa opisina ng boss niya para mag-file ng leave. Ayaw niya sanang gawin ito pero naawa naman siya sa kakambal. Huminga siya ng malalim bago kumatok sa opisina. "Come in!" Boses mula sa loob kaya dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. "Good morning po, Sir Galvez."
Bati niya at bahagyang yumuko. Good morning din. Sagot ito at inayos ang suot ng salamin sa mata. Narito po ako para sana mag-file ng 2 months leave. Saad ni Venice at nagangat ito ng tingin sa kanya. Biglaan ata ang leave mo, Miss Stevens. Pero dahil wala ka pa namang leave, sige, pipirmahan ko ang request. Iwanan mo lang dito. Sambit nito kaya ngumiti si Venice. Salamat po, sir. Tumango ito sa kanya at iniwan niya ang request letter niya sa ibabaw ng table ng kanyang amo. Sa paglabas niya ng opisina ay nakasalubong nga niya ang ilan sa kasamahan niya. Naroon din si Hector at Jasmine. Balita ko, nag-file ka ng leave. Himala ata yan ah. May boyfriend ka na siguro ano? Tapos hindi mo lang sinasabi. Tukso ni Jasmine sa kanya. Umiling lamang si Venice. Wala ano, ano ka ba? May kailangan lang akong asikasuhin. 2 buwan lang naman. Aniya. Nakanguso naman nang makita niya ang itsura ni Hector. Natawa siya sa lalaki. May boyfriend ka na pala kaya hindi mo ako pinapansin, no? Ani nito na parang bata. Wala akong boyfriend. May kailangan lang talaga akong ayusin. Paliwanag ni Venice. Inilagay niya lahat ng damit niya sa isang backpack. Iyon ang dadalhin niya sa paglipat sa bahay ng asawa ng kambal niya. Umagang-umaga nang tumawag ang kambal niya. Sa isang mall sila magkikita dahil sa may kasama daw itong bodyguard at driver. Naligo na nga siya at nagbihis. Hindi na rin siya nagdala ng kotse at nagtaksi na lamang. Nauna siyang dumating sa kambal kaya pumasok siya sa loob ng mall. Naupo siya sa isang upuan doon at hinintay ang text ng kambal. Hindi nagtagal ay nag-vibrate ang phone niya. Naroon na daw sa parking ang kakambal. Magkita tayo sa CR ng mall. Basa nga niya sa text ito. Dahil maraming CR, nag-text siya pabalik. Sang parte? Reply nga niya. Mabilis naman itong sumagot. Dito lang sa baba malapit sa butik. Pagkabasa ay naglakad na nga siya sa CR na tinutukoy nito habang bit-bit ang backpack na dala niya. Walang tao sa banyo kaya diretso siyang pumasok. Hindi pa siya nakakatagal nang may pumasok ulit at yun na nga ang kambal niya. Kailangan ko nang makalis ka agad. Hinihintay na ako ni Ethan. Sambit nito at agad na naghubad. Suotin mo ang damit kong ito. Magpalit tayo. Saad nito kaya ganun na nga ang ginawa nila. Siya na ngayon ang may suot ng damit ng kakambal. Napatingin ito sa backpack niya. Ano yan? Turo nito doon. Ilang damit ko? Ngumiwi ito dahil doon. May inabot itong paper bag sa kanya. Dito mo ilagay yan. Magtataka si Calix kung bakit may dala kang backpack. Sabihin mo, nag-shopping ka lang. Ani pa nito. At iniabot sa kanya ang suot nitong hikaw at kwintas, maging ang singsing nito. Maraming salamat talaga, Vanessa. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat at hindi na kita guguluhin. Mauna na ako. Ani nito at lumabas na habang siya naman ay tinignan pa ang sarili sa salamin. Hindi may pagkakailang kamukhang kamukha niya ang kakambal. Sa suot niyang damit nito ay hindi mo mapagkakamalang ibang tao na. Pitpit ang paper bag dahil ang backpack niya ay dinala na ni Veronica. Lumabas na nga siya ng banyo. Sa totoo lang ay hindi siya komportable sa suot na dress. Napakaikli kasi noon. Naglibot muna si Venice sa loob ng mall. Kinakabahan kasi siya kasi hindi niya alam kung ano ang dadatan niya sa bahay ng kambal. Naisip niya, paano kung masungit ang asawa nito? Hindi pa kasi niya yun nakikita at naitanong man lang sa kapatid. Di wala ngang ideya na baka mamaya matandang kalbo pala yun kaya ayaw ng kapatid. Napangiwi nga siya sa sariling naiisip. Habang nag-window shopping ay may nakaagaw ng pansin niya. Isa yung bracelet. Dahil natuwa siya ay pumasok siya sa jewelry shop. Inasikaso siya ng sales lady doon. Hello ma'am, bagong labas po ang bracelet na to. Gusto niyo po ba? Tamang-tama po at bagay ito sa inyo. Nakangiting wika nga ng babae. Maganda nga, magkano to? Tanong niya. 40k po. Sagot nito. Mahal ang presyo at hindi siya mahilig bumili ng alahas. Pero ngayon ay parang gusto niyang i-treat ang kanyang sarili. Sige po, kukunin ko. Nakangiting aniya sa babae. Sige po ma'am, tara po sa counter. Aya nga niya dito at sumunod naman siya. Matapos bayaran ay lumabas na nga siya ng shop.
suot na rin niya ang bracelet na binili. Uuwi na siya sa bahay ng kambal. Dumiretso siya kung saan ang parking lot. Natanaw niya roon ang dalawang lalaki malapit sa isang mamahaling sasakyan. Agad niyang nakita ang pagayos ng tindig nito nang makita siya. "Ma'am, alis na po ba tayo?" tanong ng isa. "Nakayuko." "Ah, oo." Maikli niyang sambit at sumakay na nga sa loob nang pagbuksan siya ng pintuan ng sasakyan. "Saan po kayo susunod na pupunta?" tanong ulit. "Wala na, uwi na ako." Sagot niya at tila nagtaka ang dalawa sa sagot niyong yun. "Ah, sige po ma'am." Ani na lang nito at nagpatuloy na nga sa pagmamaneho. Napaisip tuloy si Venice. Saan kaya nagpupunta ang kapatid niya at parang hindi inaasahan ng driver nito na uuwi na siya? Tulad ng inaasahan, malaki ang mansyon ng asawa ng kambal. May fountain pa yun sa labas at gate nitong may ukit na Valderrama. Nag-uumapaw sa karangyaan. May isang katulong ang nagbukas ng gate at doon ay tuluyan nang pumasok ang sasakyan. Pinagbuksan siya ng pinto ng isa sa lalaking kasama niya at hindi niya maiwasang igalang mga mata sa paligid dahil sa pagkamangha. Mayaman ang mga magulang nila. Pero hindi kasing yaman nang nakikita niya ngayon. Matapos ilibot ang paningin ay dahan-dahan na nga siyang naglakad, papasok sa malaking tarangkahan ng mansyon. Yumuko ang isang katulong na nakasalubong niya. "Wala pa po si Sir Calix, ma'am. Mamaya pa daw po ang uwi niya." Ani nito. "Okay lang, sa kwarto lang muna ako." Aniya dahil ayaw niyang manatili sa sala ng mansyon, pero bigla ay naisip niya na hindi nga pala niya alam kung saan ang kwarto niya. Tumikim siya dahil doon. "Ah, pwede pakidala sa kwarto ko?" Iniangat nga niya ang dalawang paper bag. Tumango naman ang katulong sa kanya at tinabot ang dala niya. Nauna itong naglakad sa kanya kaya sinundan niya ito. Sa ganong paraan ay malalaman niya ang kwarto ng kambal. Tumigil ang katulong sa harap ng pintuan. "Dito na lang, ako nang magpapasok sa loob, salamat." Sabi nga ni Venice at ngumiti. Napansin niyang parang nagulat ang kanyang maid sa sinabi niya. Maid ng kanyang kakambal. "May mali ba sa sinabi ko?" Takang tanong nga ni Venice. Mabilis namang umiling ang kasambahay. "Ah, wala po ma'am, bababa na po ako." Nagmamadaling ani nito kaya kumunot ang noon niya. Pinihit niya ang seradura ng pintuan. Hindi na nga siya nagtaka na magkabukod ang silid ng kambal niya at asawa nito. Malinis at malaki ang kwarto. Lahat halos ng gamit na naroon ay mamahalin. Maraming litrato ng kambal ang nakalagay sa buong kwarto. Sa itsura pa lang at design ng silid ay alam niyang lahat yun ay ipinasadya ng kambal. Noon pa lang kasi ay alam na nga niyang mahilig na ito sa ganung bagay. Naglakad na nga siya papunta sa kama at naupo roon. Binuksan niya ang dalang paper bag at inilabas ang ilang damit na dinala. Tumayo siya at tinungo ang napakalaking closet ng kapatid. Hindi na nga siya nagtaka nang makitang umapaw ang closet nito ng iba't ibang klase ng mamahaling damit. Mabuti na lang at hindi nauubos ang pera ng asawa nito. Aniya sa sarili. Napakarami din ng bag na naroon. Mga mamahaling brands. May trabaho siya pero hindi siya bumibili ng ganoong bag. Kumuha siya ng malaking t-shirt at short bago pumasok sa banyo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos. "Paano kung..." tanungin siya ng mga kasambahay. Tapos hindi niya alam kung anong isasagot. Pero sa huli ay bumaba nga siya. Hindi siya sanay na nagkukulong lamang sa kwarto. Wala lang tao sa ibaba na makababa siya. Tinungo niya ang daang paliko at dinala siya noon sa kusina. Naroon pala ang dalawang kasambahay. Napatigil ang isa sa ginagawa at tumabi nang makita siya. "Pwede po ba akong tumulong?" tanong niya. Nagulat naman ang katulong na medyo may edad na. "Huwag na ma'am, kaya na po namin ito." Iling nga nito. "Sige na po, namiss ko na din kasing magluto eh." Sambit nga ni Venice at lumapit sa dalawa. Kinuha niya ang kutsilyo at napaigtad ang katabi niyang katulong dahil doon. Tila takot na takot. "Maggagayat lang po ako, hindi ko naman po kayo sasaktan." Mahinahong sabi nga
ni Vinis at inumpisa nang ang gayatin ng repolyo at patatas. Nanunood lang ang dalawa sa bawat kalaw niya na tila hindi makapaniwala. Sinilip niya ang nakasalang na nilaga at inilagay doon ang repolyo at patatas. Matapos ay tinanong niya ang kasambahay. Mayroon na po ba itong rekado? Tanong nga niya, tumiling naman ang matanda. Wala pa yung panlasa. Tumango siya at kinuha yon para lagyan ng niluluto. Tinikman niya ito nang kumukulo na. Kumuha din siya ng lagayan at nilagyan yon. Kain po tayo! Mabait na aya nga ni Venice sa kasambahay. Sige po ma'am. Tango lang ng kasambahay habang siya ay sumandok ng kanin. Gutom na kasi siya lalo na tinti siya nagalmusal. Balit tatlo ang katulong sa mansyon. Dalawang driver at isang bodyguard para daw sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pinalagyan ang kakambal niya noon. Nagtataka din siya dahil sa tuwing lalapit siya sa mga katulong ay parang takot ang mga to na para bang may nagagawa nga siyang hindi maganda sa kanila. Na-curious tuloy siya. Ano bang klaseng amo ang kambal niya? Narito siya ngayon sa gilid ng pool. Nagbababad ng paa habang umiinom ng juice. Hindi rin pala siya sanay na tawaging ma'am pero ayaw niya namang magtaka ang mga to. Ma'am, nariyan po si Sir Calix, sinahanap ka. Sambit ng katulong. Sige, pupunta na ako kamo. Kinakabahang aniya. Iningat niya ang sarili sa pagkakaupo at naglakad bit-bit ang baso. Dumaan muna siya sa kusina para ilagay yon sa lababo. Tanaw niya agad ang lalaking nakatalikod sa kanya. Nakasuot ito ng business suit at nag-aalis ng necktie. Hindi niya alam pero parang barang humarang sa lalamunan niya. Pinapatawag mo daw ako? Aniya sa mababang boses. Nakita niyang dahan-dahan itong ibinaba ang kamay at humarap sa kanya. Umiigting ang panga nito. Ano na namang ginawa mo ngayon? Mariing tanong nito. Wala, kanina pa ako nakauwi. Sagot niya pero halos mapatalon siya nang sumigaw ito. Kumuha ka na naman ng 1 milyon sa bangko. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Ano na namang ginawa mo sa pera? Galit na anas ng lalaki. Nanginginig tuloy ngayon si Venice sa takot. Hindi niya alam ang isasagot dahil wala siyang alam sa 1 milyong sinasabi nito. Tiyak niyang ang kakambal niya yon. Sorry. Yun na nga lamang ang tanging nasabi niya. Dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Napasa po ito sa noo bago siya hinarap. Huli na to. Ikakat ko lahat ng card mo. Kasi hindi na normal ang perang nilalabas mo. Ani nga ng lalaki at iniwan siya habang siya ay pinoproseso sa utak ang tungkol sa pagkuha ng kambal ng pera. 1 milyon? Saan naman yung gagamitin ang kakambal niya? Siguro ay para sa pagpunta nito sa Amerika. Umakyat nga siya at pumunta sa kwarto. Ayaw niya munang lumabas at makasalamuhang nakakatakot na lalaki kasi baka may sabihin na naman ito at wala siyang maisagot. Tinawagan niya rin ang kakambal. Matagal itong nagring bago sumagot. Hello, Venice? Nariyan ka na ba sa bahay? Bungad nito. Oo, pero nagagalit ang asawa mo dahil kumuha ka raw na naman ng 1 milyon? Saad nga niya kaya narinig niya ang pag-tse nito. Hayaan mo siya. Responsibilidad naman niya yun bilang asawa. Sige na siya, may gagawin pa kami. Balitaan mo na lang ako ah. Huling ani nito at binaba na nga ang tawag. Ay, pasaway talaga. Bulong na nga lamang ni Venice. Nahiga muna siya sa kama at nakatulog. Nagising lamang siya sa iilang katok sa kanyang pintuan. Ma'am, kakain na daw po kayo! Narinig niya kaya bumangon na nga siya at sandaling kinusot-kusot ang mata. Binuksan niya ang pinto at hinarap ang kasambahay. Pakisabi, susunod na ako. Aniya at tumango ito. Bumalik siya sa kwarto at naghilamos. Nadatnan niya ang lalaki sa mesa. May kaharap itong pagkain pero hindi pa nagsisimula. Siguro ay hinihintay siya. Maingat siyang umupo sa bangko at kumuha ng sariling kanin. Ikaw daw ang nagluto ng ulam? Anong plano mo? Nabitin ang pagkain niya nang magsalita ang lalaki. Oo, at plano? Wala naman. Sabi nga ni Venice na ikinatango-tango ng lalaki. Matapos nilang kumain ay nagpresenta siya na ang maghuhugas ng pinggan. Hayaan mo na sila. Ayaw mo madumihan ang mga kamay mo, hindi ba? Umiling-iling naman siya.
Okay lang naman. Saka gusto kong subukan. Hindi niya na itinuloy ang salitang sanay na siya dahil ayaw niyang bigyan ito ng rason para magtaka. Kumunot ang noo ng lalaki sa kanya. Ano na naman ang plano mo ngayon? At mabait ka. Hindi mo na ako mabibilog ngayon, Veronica. Ngumisi ito sa kanya bago naglakad patalikod. Hindi niya na inisip pa ang sinabi nito at naghugas na lang ng pinggan. Ayaw pa sana siyang hayaan ng katulong pero makulit talaga siya. Dahil sanay siyang magising ng maaga, ay maagap siyang bumangon. Kinabukasan, naligo agad siya at naghanap ng damit sa closet ng kakambal. Napangiwi siya nang makitang halos pang sosyal at hindi naman pang bahay ang mga naroon. Kumuha na lang siya ng shorts at sando bago bumaba. Hindi pa ata inaasahan ng matandang katulong na magigising siya ng maaga. Good morning, manang! Nais ko po sanang tumulong sa pagluluto ng agahan. Nahangiting sabi ng babae at dumiretso sa kusina. Sigurado ka po, ma'am? Tanong ng matandang katulong. Opo, at saka Veronica na lang po ang itawag niya sa akin mula ngayon. Napaka-formal naman po kasi ng ma'am. Ngiti pa nga niya, na medyo nauutal pa. Pero yun ang gusto niyo, di ba? Ang tawagin kayong ma'am? Sambit ng kasambahay, kaya marahang ngumiti si Venice. Noon po yun. Ngayon naisip kong mas maganda kung sa pangalan ko na lang niyo ako tawagin. Ani at nagsimula na ngang magluto. Ilang sandali ay bumaba na nga ang lalaki. Inihain na nga niya ang almusal na niluto niya. Kumain ka na. Ayan niya dito. Wala ba tong lason? Napako siya sa kinatatayuan at nawala ang kanyang ngiti dahil sa tanong nito. Wala. Maikling sagot niya. Aaminin niyang nainsulto siya sa sinabi nito. Ah, sir. Nandito po ako nung niluto yan ni Veronica. Kumain din po ako. Sambit ng kasambahay na pinapatunayan pang wala yung lason. You called her by her name? Takang tanong ng lalaki. Inutos ko yun sa kanya. Sige, akyat na ako ah. Paalam niya dahil sa totoo lang ay nawalan siya ng gana. Sabayan mo ko. Narinig niyang saad ng lalaki at naupo ito. Nagsimula itong kumain at tiningala siya. Kain na. Ulit nito kaya naupo nga siya. Paminsan-minsan pa siya nitong tinitignan. Akala niya aalis ang binata patungong trabaho pero nanatili ito sa mansyon. Naroon ito sa sala habang may kaharap na laptop. Hindi mo ata sinusuot ngayon ng mamahalin mong damit ah. Anong meron? Sambit ng lalaki. Wala naman. Ito lang talaga yung gusto kong isuot. Maikling sagot ni Venice at nilagpasan ito para iayos ang mga kortina. Nakatalikod man ay ramdam nga nito. Natitig na titig sa kanya mula sa kanyang likuran ng lalaki. Inaayos niya kasi ang kortina at nilalagyan niya ng tali. Hindi niya inaasahang bibisita ng araw na iyon ang mga magulang niya. Ilang taon na nang huling makita ang mga to. Good morning, iho. Sorry kung wala kaming pasabi ng bibisita. Namiss ko kasi itong anak namin. Hindi kasi namin makontakt. Nakangiting ani ng ina ni Venice at Veronica. Tumango lamang ang binata at umalis. Naglakad pa akyat ang binata at sinundan lamang niya ng tingin. Nagulat siya nang higitin siya sa braso ng ina at hilain sa labas ng mansyon. Ano na, Veronica? Nasaan ang hinihingi kong pera? Hindi ba sinabi ko kumuha ka ulit sa asawa mo? Naiinis na anas ng ina, dahilan para magulat siya. Ibig sabihin na itong naguutos sa kambal niya para kumuha ng pera. Ano? Kulang ang 2 milyon na ibinigay mo noong nakaraan. Pabagsak na ang kumpanya at kailangan namin ng malaking pera, ng malaking halaga. Gawan mo to ng paraan, ha? Nanlilisik ang mga mata nito. Hindi siya nagsalita, kaya inalog siya ng ina. Veronica, nakikinig ka ba? Angas nga nito. Tumango-tango siya para tumigil na nga ito. Yes, me. Ngumiti ito. Asahan ko yan. Sambit ng matanda at pumasok ulit sa loob. Pinanood niya itong maglakad. Akala niya ay iba ang trato nito sa kakambal pero nagkamali siya. Sumunod nga rin siya papasok na datnan niya ang ina na nag-uutos sa mga kasambahay. Me. Ani nga ni Venice at pinipigilan sa pagiging baratenela ng ina dahil nakakahiya. Ano? May mali ba sa pinapagawa ko? Kasambahay naman sila.
Trabaho nila yun. Maarte ang ani nito. Pero paulit-ulit mo kayo. Sabi niyo kanina, juice. Ngayon ay ibang flavor na naman. Sumama ang timpla ng ina. Ano bang gusto mong mangyari, ha? May gusto ka bang palabasin? Baka nakakalimutan mo. Kami pa rin ang dahilan kung bakit narito ka. Sa marangyang bahay at buhay na to, dinuro-duro nga siya ng ina. Dahilan para mag-init ang sulok ng mga mata ni Venice. Ganitong-ganito kasi lagi ang sinasabi nito noon sa kanya. Nung hindi pa nga siya nakalaya sa kanila. Aba, tumaarte ka na ngayon, ha? Veronica? Akma siya nitong lalapitan nang marinig ang baritonong boses ng lalaki mula sa hagdan. Nasa loob kayo ng pamamahay ko at asawa ko ang kausap niyo. Huwag niyo sana akong bigyan ng rason para kalad ka rin kayo palabas. Mariing sambit ng lalaki. Agak namang natawa ang ina niya. Usap mag-ina lang to, iho. O siya, sige, mauna na kami. Nang magtama ang paningin nila, ay muli nga siya nitong sinamaan. Sumunod naman ang daddy niya nang walang imik mula pa kanina. Nakaramdam si Venice ng sakit sa dibdib dahil sa asal ng ina. Ang buong akala niya ay iba ang turing nito sa kambal pero nagkamali siya. Maswerte palang umalis siya at hindi na nga siya nito pinapakialaman. Nakayuko siyang humarap sa lalaki. Pasensya na sa kanila. Ani yata alis na sana nang magsalita ito. Anong sinabi mo sa kanya at galit na galit siya? Tanong nga nito. Ayaw niya sanang sabihin pero pakiramdam niya ay kailangan. Humihingi sila ng pera. Sabi nga ni Venice at nakitang bahagyang umigting ang panga ni Calix. Bibigyan mo? Tanong nito at walang emosyon ng mga mata. Umiling siya dahil yun ang totoo. Hindi. Maikling sagot niya. Tumango-tango ito. Tinawag sila ng kasambahay para magtanghalian. Wala siyang gana dahil sa nangyari kanina lang. Hindi na rin niya nakausap ang kambal kasi out of coverage area lagi ang cellphone nito. Tahimik ka. Wala ka bang lakad ngayon? Nang mga kaibigan mo? Tanong nito sa gitna ng katahimikan nila. Wala. Dito na ako buong araw. Sagot niya sa binata. Nakita niyong kumunot ang noon nito. Really? Hindi ka ata lumalabas ngayon. Pagtatakang saad nga ng lalaki. Wala naman akong gagawin eh. Sabi naman ni Venice at nagpatuloy nga lang siya sa pagkain. Let's go outside. Ani nga niya rito. Ha? Huh? Nagulat nga niyang tanong. Kumunot muli ang noon nito. Bakit? Ayaw mong kasama ko? Natatakot kang may makita sa atin? Angal pa nga nito na ikinailing nga niya. Hindi. Sige, sasama ako. San ba tayo? Tanong niya pa. San mo ba gusto? Tanong naman nito pabalik. Ikaw bahala. Nagbihis siya. Matapos kumain, naroon na ang lalaki sa ibaba. Hinihintay siya. Suot niya ang shoulder bag at 2-inch na sandals. Let's go? Ani nito at tumango naman si Venice at sumunod dito palabas. Hindi na siya umasang pagbubuksan siya nito ng pintuan dahil ramdam niya ang lamig nito mula pa lang nang tumapak siya sa mansyon. Pero nagulat siya nang ito ang magbukas ng pinto para sa kanya. Salamat. Mahinang usal niya at pumasok na nga. Ikinabit niya ang seatbelt at inion ang cellphone para hindi siya mabagot at makaramdam ng awkwardness habang nasa bahay. Busy siya sa paglalaro ng World's Escape at minsan pa siyang napapangiti kapag nahuhulaan niya ang word doon. Napansin niya ni Calix kaya tinignan niya ito. You seem enjoying, boyfriend mo? Tila normal na tanong ni Calix. Ha? Hindi no, games to sa phone ko. At anong boyfriend? Asawa mo na ako, diba? Aniya, nagtataka kung bakit tinanong nito kung boyfriend niya yon. Gumiti itong tumango-tango. Asawa nga pala kita. I thought you're texting. You're texting someone. Ani nito. Itinaas niya naman ang cellphone niya at ipinakita dito. Laro to! Worldscape! Medyo nakapag-usap pa nga si na Calix at Venice. Hanggang sa nakarating na nga sila sa tapat ng malaking gusali. Dahil bago siya, ay hindi niya alam ang lugar na yon. Anong gagawin natin dito? Takang tanong nga ng babae. I think you like it here. Ani nga ni Calix. Pero umiling si Venice na minsan umadalas talaga nakakalimutan na kailangan nga pala niyang mamuhay na parang siya si Veronica. Sana sa park na lang tayo pumunta. Wala pang bayad.
Dito kasi mukhang mamahalin eh, gastos pa. Sambit ni Venice, kaya iniliko muna ng lalaking sasakyan at tinungo ang park. Nauna na nga siyang bumaba dito at tinakbo ang nagtitinda ng ice cream. Pabili po, 20 pesos. Sad nga ni Venice sa tindero. Nilingon niya naman si Calix na nakasunod lang sa kanya. Poker face pa din, tulad ng dati. Gusto mo? Masayang tanong nga sa kanya ni Venice at hindi na hinintay pang sumagot ito. Manong dalawa po! Tila excited nga na sabi ni Venice at iniabot ang 40 pesos dito. Hawak niya sa tigkabilang kamay ang ice cream nang maglakad siya palapit sa lalaki. Iniabot niya ang isa dito. Hindi ko alam na kumakain ka pala dito. Sabi nga ng lalaki. Naalala niya na nagpapanggap nga pala siyang Veronica. Bakit ba unti-unti niyang nalilimutan na umaakto siya bilang ibang tao? Oo. Masarap naman, di ba? Saad ni Venice at kinain na nga ang ice cream at inilibot ang mata sa buong lugar. Maraming tao. May magkasintahan, mag-ina, pamilya at mayroon ding mag-isa. Park kasi ang isa sa pinupuntahan talaga ng karamihan. Isa na nga siya doon, lalo na noong nag-aaral pa lamang siya. Sa tuwing ginagalitan siya ng ina, ay dito siya tumatakbo at nagpapalipas ng sama ng loob. Saglit pa nga siyang napapatingin sa isang buong pamilya na masaya, sa isang ina na inaalagaan ang kanyang anak habang nasa park sila. Kung sana naranasan niya yon dati, kaya lang hindi yon na iparanas ng kanilang ina. Hanggang sa kailangan na nga niyang umalis sa poder nila. Maupo tayo? Ani na nga lamang ni Venice at naupo na nga sa isa sa mga upuang gawa sa bato. Inubos niya ang ice cream at gumaan ang pakiramdam niya kahit na medyo nalulungkot siya. Marami pa pala akong hindi alam tungkol sa'yo. Sambit ng lalaki. Akala ko, sa party, bar, mamahaling damit, bag, alahas at pera ka lang sumasaya. Mukhang nagkamali ako. Malamlam ang mata ni Calix na tinignan si Venice. We are married for almost 2 years pero mukhang kailangan kong mas kilalanin ka pa. Nakatingin pa rin ito sa kanya at hindi niya mapigilan ang dibdib niyang malakas na kumakabog ngayon. Nakuha niya pang bumili ng cotton candy at ang lalaki nang nagbayad. Buo ang pera nito kaya walang pagsukli ang tindero pero natuwa siya nang ibigay na ito ng lalaki. Parang medyo nakikita na nga nito ang soft side ng lalaki nang hindi inaasahan, hindi gaya nung una nga silang nagkakilala. Maawain din pala ito at matulungin. Hapon na nang umuwi sila, medyo napagod din siya kasi naglakad-lakad nga sila sa paligid ng park. Pagkatapos nga nilang magkwentuhan ng kung ano-ano, and unexpectedly, masaya din naman palang kausap ang lalaki paminsan-minsan. Siguro kailangan lang talagang kausapin ito ng matino. Medyo napaisip nga siya, nagtataka na paanong hindi inibig ni Veronica ang ganitong lalaki. Napangiti na nga lamang siya ng bagya sa kanyang naisip, pero pagkatapos nun ay napailing din dahil parang may mali. Nang makauwi na nga sila at kinailangan nilang magpahinga, hindi alam ni Venice kung bakit ngayon ay tila naiilang nga siya nakasama ang lalaki sa isang kwarto, pero naisip niya, Venice, tandaan mo mag-asawa kayo, umakto ka na parang hindi kinakabahan. Pagpapaalala niya nga sa sarili. Nang biglang nagulat nga siya nang lumabas ang lalaki, nakasuot nga lang o nakatapis lang ito ng tuwalya at topless pa nga, napasigaw tuloy siya. Ay, pandesal! Sabi nito na bitawan pa nga ang magazine na kanyang binabasa. Kunwari, Hay, Finis, ano ka ba? Umakto ka ng tama. Paano ba naman ako akto ng tama? Makakita pa naman ako ng pandesal? Sa isip-isip nga niya. Pero nakita niya, for the first time, na napangiti ng bahagyang lalaki. Bakit? Ba't ka nagulat? Takang tanong nga nito. Ha? Wala. Nauutal nga na sabi ng babae habang papalapit ng papalapit sa kanya, si Calix. Hanggang sa maramdaman na nga lamang ni Venice na napasandal na pala siya sa wall.
At sobrang lapit na talaga sa kanya ng lalaki na talaga namang sobrang bango at amoy na amoy pa nga niya ang shower gel nito na talaga namang napaka-manly ng amoy. Nakakaakit tuloy. Napayuko na nga lamang siya. Medyo napapikit pa nga dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin ng lalaki. Malamang, baka naman may nangyari na sa kanila ng kakambal niya. Pero nagulat nga siya nang nilapit nga ng lalaki ang mukha nito sa mukha niya na halos magkadikit na nga ang tungki ng kanilang mga ilong at bulong nga nito. I don't know why na parang mas nakakita ko ngayon. Alam kong wala pang nangyari sa atin. Pero bakit ngayon? Parang gusto kong mapasakin ka. Bigla ngang bulong ng lalaki sa kanya. Bigla naman itong napatingala. Hindi niya akalain na wala pang nangyari sa kanila ni Veronica ever. Paano nangyari yun? Paanong natiis ng lalaki yun for 2 years na magkasama sila sa isang kwarto? Napaisip tuloy siya na siguro nang sinabi nga ng kanyang kapatid na si Veronica na hindi pa siya handa, nirespeto niya yun. Dahil doon ay medyo napahanga nga siya sa lalaki sa kontrol nito sa kanyang sarili. Dahil hindi rin naman biro ang angking ganda ng kanyang kakambal. Nagiinit na nga ang pakiramdam ng babae dahil ramdam din ito ang mainit na hininga ng lalaki at halos magdikit na nga ang kanilang mga balat na nagdadala ng bulta-bultahing kuryente sa kanya. Tinulak nga niya ito ng bahagya. Pero kinumpose nga niya ang kanyang sarili niya. Hindi niya dapat ipahalata na kinakabahan siya. Ay, napagod ako kanina sa paglalakad sa park. Tulog na ako? Sabi nga nito. Pero hindi niya alam na palihim palang napangiti ang lalaki. Minsan lang itong umiti. Noong una nahirapang matulog ang babae ng dahil sa nangyari. Iba talaga ang epekto ni Kalix sa kanya. Noong una hindi nga siya makatulog pero kalaunan dahil nga napakasarap ng lamig ng aircon at ng lambot ng kama. Mahimbing na nga rin siyang nakatulog. Hindi rin mawaglit sa kanya ang mga salitang binitawan ng lalaki. Alas 8 na nga siya nagising kinaumagahan. Dali-dali siyang naligo at nagbihis para bumaba. Narinig niya ang dalawang taong nag-uusap at sigurado siyang si Kalix ang isa doon. Really, Kalix? Magpapaloko ka na naman sa babaeng yan? Baka nakakalimutan mo ang ginawa niya sa'yo. Ganyang-ganyan din ang arteng ginawa niya noon para makuha ang loob mo. Tapos ano? Ninakawan ka sa sarili mong kumpanya? Ang laki nang nawala sa'yo dahil sa ginawa niya at sigurado akong ganoon ang gagawin niya ngayon. Kaya pinag-iingat kita. Saad ng kausap nito dahilan para matigil siya sa pagbaba. Nagnakaw ang kakambal niya sa kumpanya nito? Gaano kalaki? Bakit? Ang dami niyang tanong na hindi masagot. Balak sanang bumalik ni Venice pataas. Pero huli na nga dahil nakita na nga siya ng mga ito. Kanina ka pa ba dyan? Tila nag-aalalang tanong ni Kalix sa kanya. Hindi, kabababa ka lang. Pagsisinungaling nga ng babae. Lumipat ang tingin niya sa katabi nitong lalaki na masama ang tingin sa kanya. Puno ng pagdududa at panghuhusga ang mga mata nito. Sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka sa babaeng yan, Kalix. Mariing sambit ng lalaki. Leo! Saway ng lalaki pero umiling-iling lang ang katabi nito at tumayo. Aalis na ako. Sambit nito at nang tumapat nga sa kanya ay mahina itong nagsalita. Babantayan kita. Ani nga ng lalaking tinawag ni Kalix na Leo. Nagugulahan na pinanood niya itong umalis. Don't think about him. Nag-aalala lang siya na baka maulit ang nangyari. I trust you, but you broke my trust. Nagnakaw ka ng 10 milyon sa kumpanya ko at hanggang ngayon hindi mo sinasabi kung saan mo dinala ang pera. Sinusubukan kong intindihin ka dahil asawa kita, pero ako mismo ang magpapakulong sa'yo sa oras na ulitin mo yon. Saad nga ng lalaki at napalunok naman siya nang malampasan din siya nito. Agad niyang tinawagan ang kambal at laking pasalamat niya nang sagutin nito ang tawag. Marami siyang gustong itanong at malaman. Hello? Ani nito mula sa kabilang linya. Veronica, umamin ka nga sa akin? Nagnakaw ka sa kumpanya ng asawa mo? 10 milyon! Nahihibang ka na ba? Ang laking pera nun ah! Sermon nga ni Venice kay Veronica. Oh, ano ngayon? Asawa ko naman siya. Tsaka ano bang pakialam mo, Venice? Hindi ko naman sinabi sa'yong makialam ka dyan. 2 buwan ka lang naman.
tumawag ka ba para sermonan ako? Ramdam niya ang inis dito. Veronica naman! Asawa mo siya, pero hindi dapat ganun. Kumpanya yon at bakit nga pala tila takot na takot sa'yo ang kasambahay mo, ha? Anong ginagawa mo? Umamin ka sa'kin? Tanong nga ni Venice kay Veronica. Alam mo, Venice, gawin mo na lang ang kailangan mong gawin. Huwag mo nang isipin yung mga dapat hindi mo iniisip. Huwag mong pag-aksayan ng oras ang mga yan. Kalingan mo na lang pagpapanggap. Sambit pa nga ng kakambal niya. Sumasakit na talaga ang ulo niya sa kapatid. Nanggaling dito si Mami nung nakaraan. Humihingi sila ng pera, Veronica. At hindi lang yun, milyon ang hinihingi nila. Sabi nga ni Venice. Kinig nga niya ang pagbuntong hininga nito. Venice, pasensya na kanina pero gusto ko munang magpahinga. Ilang taon na akong nakakulong at kinokontrol. Wala akong magawa. Wala akong choice kaya sana magtiwala ka. Tatawag ulit ako, bye. May sasabihin pa nga sana si Venice nang patayin na nga ni Veronica ang tawag. Pabagsak siyang nahiga sa kama. Mas minabuti na nga niyang bumaba at tumulong na lang ulit sa mga kasambahay. Natutuwa ako, iha, na mabait ka na. Sambit ng mayordoma. Sobrang sungit ko po ba talaga? Tanong nga ni Venice. Abay, oo. Lagi kang nakasigaw tuwing mag-uutos. At itong si Gina, sinabuyan mo ng mainit na sabaw kaya medyo ilap sa'yo. Nakaramdam siya ng awa. Pasensya na po sa lahat ng nagawa ko. Marami lang po akong iniisip na problema. Alam ko rin pong hindi magandang rason yun pero pangako ko ho, hindi ko na uulitin. Aniya at ngumiti. Babawi po ako. Ako po ang magluluto buong linggo. Ako rin ho ang maghuhugas ng pinggan. Sambit nga niya. Hindi naman kailangan, iha. Sapat na sa amin na bumait ka. Mas mahalaga yun. Saad nga ng mayordoma. Tumangutango nga sa Venice. Mula ngayon, ipaparamdam niya dito ang tamang trato. Inabala nga niya ang sarili niya sa pagtulong sa gawaing kusina. Nang sa ganun ay mawala sa isip niya ang sinabi ng lalaki kanina. Malakas ang pakaramdam niyang may kinalaman ng mga magulang niya sa perang tinutukoy nito. Alam niyang hindi yun basta-basta magagawa ni Veronica. Alam niyang maarte at minsan masungit ito pero hindi ito magnanakaw ng walang dahilan. Gusto niyang itama ang lahat. Ayaw ni Venice na hayaan pa ang kapatid na magpakontrol sa magulang. Tinawag nga siya ng katulong dahil ay tawag daw sa telepono para sa kanya. Hello? Aniya. Veronica, ilang araw na kaming naghihintay, nasa na ang pera? Kumikilos ka ba? Galit na tanong ng isa sa kabilang linya. Mariin niyang kinagat ang sariling labi. Wala ho akong maibibigay. Aniya at narinig niya ang pagak nitong tawa. E boba ka pala eh. Sa asawa mo malamang. Gawin mo ang ginawa mo noon. Kung kinakailangan, nakawan mo ulit siya, gawin mo. Utos nga nito. Ayoko ho. Huli na yon at hindi na maulit pa. Sambit naman ni Venice. Aba, wala kang kwenta. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, ito ang igaganti mo? Wala kang pinagkaiba sa kakambal mo. Parehas kayong walang silbi. Galit na anas nga nito at binagsakan siya ng telepono. Pinunasan niya ang mainit na likidong pumatak sa pisngi niya. Noon pa man ay naghahangad na nga siya ng kalinga ng isang ina. Ngunit tila ata pera lang talaga ang mahalaga dito. Niwala itong pakialam sa nararamdaman nilang magkapatid. Naisip niyang ipagtimpla ng gatas si Calix at dahilhin sa opisina nito sa mansyon. Ako nung po tumanang. Aniya at kinuha ang baso. Naglakad siya paakyat ng hagdan at kumatok nga sa pintuan ng opisina nito. Come in! Narinig niyang sagot nito mula sa loob. Nakita niyang abala ito sa pagbabasa habang may tinitipa sa laptop. Dinalhan nga pala kita ng gatas. Sambit nga ni Veronica. Tahimik lang ito. Ipatong mo na lang dyan. Saad nito kaya wala siyang nagawa kundi ipatong yun sa round table malapit lang din dito. Gusto ko nga palang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Alam kong hindi sapat ang paghingi ko ng tawad at maiintindihan ko kung masama ang loob mo pero maniwala ka at sa hindi. Wala akong planong lokohin at pagnakawan ka ulit. Pasensya na talaga. Mauna na ako. Yumuko nga si Venice at nagsimula ng tumalikod pero natigil ang paghakbang niya nang marinig niya itong magsalita. Tama ka. Hindi pa rin ako lubusang nagtitiwala sa'yo pero sinusubukan ko. Kaya sana, habang sinusubukan ko, hintayin mo ko. Pansin ko rin ang ilang pagbabago sa mga kilos mo simula nang umuwi ka, galing sa mall. Alam mo, sa totoo lang parang hindi ikaw ang babaeng nakasama ko sa loob ng 2 taon.
Ibang-iba ka ngayon, pero mas gusto ko ang bagong ikaw. Mas gusto ko yung ikaw ngayon. Sa sinabi nito ay pakaramdam niyang may kabayong nagkakarerahan sa loob ng dibdib niya sa sobrang lakas ng kabog noon. Pinilit niyang umiti at pilit ipinaalala sa sarili na asawa ito ng kambal niya. Good night, magpahinga ka na. Sambit pa nito kaya dahan-dahan nga siyang tumango. Ikaw din, good night. Pagkasabi noon ay mabilis nga siyang lumabas at pumunta sa kanyang kwarto. Pumikit siya at mariing hinawakan ng dibdib na wala pa rin tigil sa mabilis sa pagtibok. Hindi ka maaaring mahulog sa kanya. Bulong niya sa sarili. Hindi niya inaasahang isasama siyang binata sa trabaho nito isang araw. Wala naman siyang gagawin doon pero buo ang desisyon nitong isama siya. Lahat ng mga empleyadong nadadaanan nila ay magalang na bumabati. May ilan pa nga siyang naririnig na magkaayos na raw pala sila ng lalaki. Anong gagawin ko dito? Sana hinayaan mo nila ako sa bahay. Sabi nga ng babae at habang nakaupo sa sofa. Sagot naman ng lalaki, matagal na sana kitang gustong ayain dito, kaso lagi kang may lakad. Halika sa tabi ko, ikaw ang magbasa nito para sa akin para hindi ka mabagot. Tumayo nga ito at kumuha ng bangko para ilagay sa tabi nito. Walang nagawa si Venice kundi tumayo at maupo sa tabi nito. Ginawa niya ang inutos nito at natigil nang maramdamang tahimik ang lalaki. At nang magangat siya ng tingin ay nagkasalubong ang mga mata nila. Ngayon lang kita natitigan ng malapitan. Ang ganda mo. Namula nga si Venice dahil doon kaya nag-iwas siya sa tingin ng lalaki gamit ang mapupungay nitong mga mata. Hindi pa ba tayo nagkakalapit ng ganito noon? Ginawa niyang medyo pabiro ang tanong. Hindi pa, palagi kang wala at hindi ka naman lumalapit sa akin dati. Hindi ako naniniwalang may iba kang lalaki. Wala, hindi ba? Sa'yo ako maniniwala. Basta sabihin mo lang sa akin, hindi ako maniniwala sa sabi-sabi ng iba. Asawa kita, kaya kailangan kong magtiwala sa'yo. Ani nito dahilan para kabahan, si Venice. Tinutukoy nito ang kakambal. Wala. Sagot na nga lamang ni Venice at ibinaling ang atensyon sa ginagawa. Lumipas ang ilang araw at naging mas malapit sila ng lalaki. Gusto niya sanang rendahan ang sarili pero sa huli ay nakita na lang niyang katabi pa rin ito. Masaya kasi siya at pakiramdam niya ay ligtas siya sa tuwing ito ang kasama niya. Unti-unting nawala sa kanyang sistema kung sino siya at kung ano ang tunay niyang lugar sa buhay nito. I'm happy. Akala ko hindi na mangyayari ito. I thought this marriage was useless not until now. Gumiti sa kanya ang lalaki at hinagkan nga siya sa labi. I think, unti-unti ko nang hinahayaan ang puso kong papasukin ka. Saad pa nga ng lalaki sa malumanay na boses. Magsisinungaling si Venice kung sasabihin niyang wala siyang nararamdaman para dito. Sa panahong kasama niya ito ay hindi ito mahirap malin. Kaya siguro ganun na lang siya kadali mahulog dito. Kahit alam niyang bawal, kahit alam niyang hindi pwede. Nagdidilig nga siya ng halaman nang marinig ang boses ng katulong na parang may pinipigilan. Nagulat siya nang humahangos na lumapit sa kanyang ina niya at sinampal siya. Talagang wala kang balak na tulungan kami. Galit na sabi nito at akmang sasabunutan siya nang magsalita nga siya. Ina ko kayo at ayaw ko kayong basasin pero sobra na. Gusto ko lang hong ipaalala na sa pamamahay ko kayo. Mumisi ito. Pamamahay? Ano kaya ang sasabihin ng asawa mo kapag nalaman niyang sa akin mo dinadala ang pera? Kapag nalaman niyang may kabit ka? Usal nga ng ina para kilabutan si Venice. Anong nangyayari dito? Naroon na si Calix. Mabuti at narito ka na, Calix. Gusto ko lang naman sabihin sa iyo sa amin na dinadala ni Veronica ang perang kinukuha sa iyo. Binibilog ka lang niya ulit ngayon. At isa pa, may lalaki siya. Hindi kanya mahal. Tumawa pa ang ina niya. Sa inyo pala dapat ako magalit. Dahil ginagawa niya yun dahil sa utos niyo. At hindi ako naniniwalang may lalaki ang asawa ko. Umalis na kayo hanggat may natitira pa akong respeto sa inyo. Ramdam nga ni Venice ang riin at galit sa boses ng lalaki. Pagsisisihan mo ang araw na to. Takot ng ina. Bago umalis, nangihina siyang humarap sa lalaki tumiiyak. Sorry. Tanging nasabi niya pero niyakap lang siya nito. Shhh, tahan na. Hindi naman ako galit sa'yo. Masuyong sabi ng lalaki
At mas nagulat nga siya sa sunod na ginawa nito. Hinalikan nga ni Calix ang noon niya. Nakaband na nga ang parents niya sa subdivision kaya hindi na nga sila makakapasok pa. Nasasaktan si Venice dahil hindi niya akalaing sukdulan ang galit ng ina niya. Minsan nga naisip niyang pakaampon sila kaya ganoon na lang silang ituring. Hindi niya inaasahan na tatawag ang kanyang kambal. Venice, padalan mo ako ng pera. Humingi ka kay Calix. Ani nito. Pero Veronica, angal ni Venice dahil hindi niya gusto ang pinapagawa nito. Sige na, kailangan lang talaga namin ni Ethan. Nakakat lang lahat ng cards ko kaya wala akong makunan. Ani pa nito. Ako na lang magbibigay sa'yo. Dahil ayaw niyang masira ulit ang tiwala nito. Sige, ihulog mo na lang, salamat. Saad nga ni Veronica at pinutol na nga ang tawag. Binuksan niya ang bank account niya at naghulog ng pera sa kakambal. O-open ko na ulit ang mga cards mo. Saad ni Calix. Huwag na, mabilis naman natanggi. Nang babae. Why? I trust you. Ulit naman ni Calix kay Venice pero umiling ang babae. Next time na lang, hindi ko naman kailangan ngayon eh. Paliwanag niya kaya tumango ito. Inaya siya nitong kumain sa labas. Ito raw ang unang beses na magdi-dinner date sila mula nang maikasal sila. Masaya akong okay na tayo. Ani nito. Ako rin naman. Aniya. Isang umaga ay tinutokso nga siya ng mga kasambahay. Naku ma'am, ang sweet-sweet niyo na po ni Sir Calix ngayon. Paniguradong magkakababy na kayo niyan, di ba manang? Ani ng isa na dati ay takot sa kanya. Ano kaya ang pakiramdam na may bata dito sa mansyon? Sambit pa nga ng isa, kaya natawa nga siya. Kayo talaga, ang dami niyong iniisip. Namumulang sabi niya. Ay, kinikilig si ma'am. Tukso pa nga ng mga ito. Isang busina ng sasakyan ang nagpatigil sa kanilang ginagawa. Nag-aayos kasi sila ng bulaklak sa sala ng mansyon. Pumasok ang binata na may bitbit na dalawang paper bag na may tatak ng isang kilalang restaurant. O, may pasalubong si sir sa'yo, ma'am. Gumala naman ang paningin ng lalaki at tumigil sa nakita niya. Sinenyasan nga niya si Venice na lumapit. Pumunta muna kayo dito, samahan niyo ang ma'am niyo na magmerienda. Sambit nito kaya natuwa ang tatlong katulong at iniayos na ang mesa. Masaya silang kumakain habang nasa tabi niya ang binata. Sandali itong tumayo para kumuha ng tubig habang siya ay nag-slice ng dala nitong cake. Naroon din sa harap ang mga kasambahay. Sana laging good mood si sir. Palagi mong pasayahin mama para damay kami lagi sa biyaya. Natawa tuloy si Venice. Bumalik ang lalaki na may dala ng tubig at iniabot yon sa kanya. Salamat. Aniya tuminom. Nag-vibrate ang cellphone niya kaya pasimple nga niyang tinignan yon. Nandito na kami sa Pilipinas. Basa nga niya sa text ng kakambal. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Dahil alam niyang balang araw, hindi na nga niya makakasama si Calix. Kung dati, ayaw na ayaw nga niya dito pero natutunan na nga niya as days passed by na maging masaya kasama ang lalaki. Dahil masaya naman talaga itong kasama. May problema ba? Tanong ni Calix nang mapansing nag-iba ang timpla ni Venice. Umiling siya at pinilit ng umiti. Wala, ayos lang ako. Ani at pinilit muling pasiglahin ang sarili. Matamlay na nga siya mula nang mabasa ang text. Alam naman niyang matatapos din ito, hindi niya lang napaghandaan. Parang enjoy na enjoy siya at hindi na nga niya naisip na one day mag-e-end lahat ng sayang nararamdaman niya. Nag-ring ang phone niya kaya sinugot niya yun. Hello? Nabasa mo ba ang text ko? Tanong nito sa kabilang linya. Oo, hindi niya alam kung masaya ba siya. Nababalik nito. Pero hindi pa ako babalik. Mananatili pa kami ng ilang linggo dito. Dalawang buwan naman ang usapan natin, diba? Sambit nga ni Veronica dahilan para makaramdam ng kahit kaunting tuwa si Venice. Nalam naman niyang panandalian din. Kamusta nga pala ang tungo sa'yo ng asawa ko? Bilang tanong ni Veronica. Ayos naman. Aniya, mapakla itong napatawa. Galit yan sa akin pero wala naman akong pakialam. Kaya ayos lang. Huwag mo nalang pansinin yan kapag inaaway ka. Sabi nga ni Veronica. Hindi niya nasabi ang trato ngayon sa kanya ng binata. Sige Veronica, ibababa ko na to. Aniya, okay, I'll call you kapag kailangan na nating magpalit. Sabi nga ni Veronica at ito na ang nagbaba ng tawag.
Halos mapaiktad siya nang may magsalita sa likod niya. Kinakabahan nga niyang nilingon si Calix. Sinong kausap mo? Takang tanong ni Calix. Ah, kaibigan ko lang nangungumusta. Pinigil nga niya ang sariling mautal sa harap nito. Tumangutango ito at naglakad palapit sa kanya. Nakatingala na nga siya ngayon sa lalaki dahil nakaupo siya sa kama. Naramdaman nga niyang naupo ito sa tabi niya. Masaya ako na unti-unti kang nagbago. Gusto ko sanang baguhin kung ano man ang nagsimulan natin. Magsimula tayo ulit bilang mag-asawa, pwede ba? Nangungusap ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Marahan siyang tumungo kahit na wala naman siyang karapatang magdesisyon. Pero gusto niyang hayaan ang puso niya ngayon habang kasama pa nga niya si Calix. Marahan itong inilapit ang mukha sa mukha niya hanggang sa maramdaman nga niya ang malambot nitong labi na dumampi sa labi niya. Pinagdikit nito ang kanilang noo. Mahal kita. Bulong nga nito. Hindi mo kailangang sumagot agad. Hihintayin kita. Sambit pa nga ng lalaki at hinawakan ng kamay ni Venice. Tara sa baba, nagluto si Namanang ng pasta kasi birthday ni Joy. Umorder din ako ng cake at iba pang pagkain. Tumayo na nga sila habang hawak pa rin ito ang kamay niya. Ma'am, sir, maraming salamat po sa pahandaan niyo ah. Ani nga ni Joy na kanilang kasambahay. Ngumiti lang siya at tumulong sa paghahanda. Tinawag naman ni Calix ang bodyguard at driver nito para sabay-sabay na nga silang kumain. Sana tuloy-tuloy na ang pagkakaayos niyo, sir. Masaya kami para sa inyo dahil sa nakikita naming maayos kayo ni ma'am. Hindi na rin siya magagalitin at bihira ng umaalis. Ani nga nito para mapatawa sila. Masaya din ako para sa amin ng ma'am mo. Ngiti ng lalaki at hinarap siya. Pasensya na talaga nung mga nakaraan. Hindi na mauulit. Sambit niya na lamang. Dumating ang pinsan ni Calix na si Leo at tulad noong una ay masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Tumayo si Venice para kumuha ng maiinom ng dalawa. Nagtimpla siya ng juice at nagpatulong sa paggawa ng sandwich. Pagpasensyahan niyo na si Sir Leo, nag-aalala lang po talaga siya para sa pinsan niya. Sambit ni Manang sa kanya. Ngumiti naman si Venice para sabihing ayos lang. Naiintindihan ko naman po. Ani at iniligay na nga sa tray ang merienda. Ako na rin ho ang magdadala nito sa kanya. Ani at binitbit na nga ang tray palabas. Marahan niyang ibinaba sa harap ng dalawa ang inihanda niya. Halos matunaw nga siya sa tingin ng dalawa sa kanya. Sa kusina na muna ako. Paalam nga niya pero hinawakan ni Calix ang kamay niya. Dito ka muna. Maupo ka sa tabi ko. Ani nito kaya wala siyang nagawa. Kundi ang maupo kahit na hindi siya komportable. Tuluyan na ngang nabilog ang ulo mo, Calix. Iling-iling na saad noong pinsan niya. Leo, ako mismo ang magpapahuli sa kanya kapag ginawa niya yon pero ngayon may tiwala ako sa kanya. Ipapadala ko na lang sa iyo ang mga kailangan na papeles. Ani nga ni Calix sa pinsan. Umalis na nga ang lalaki matapos noon. Wala ka bang lakad ngayon? Kailangan kong pumunta sa opisina o kailan ba kong iwan kita dito? Tanong nga nito. Balak ko sanang lumabas. May kukunin lang. Sabi ni Venice. Naisip niya kasing pumunta sa kondo niya. Sige, magpahatid ka na lang kina Manong o sasabay ka na sa akin? Tanong nito. Magpapahatid na lang ako. Kailangan mo na atang umalis. Sabi nga ni Venice dito. Ilang saglit lang ay umalis na nga ang lalaki. Nasa bukana pa nga siya ng mansyon nang umalis ito. Umakyat na nga rin siya sa itaas para magayos. Nagpahatid siya sa restaurant malapit lang sa kanyang kondo. Umikot siya para hindi siya makita ng driver at umakyat na nga sa kondo niya. May kinuha nga siyang bill at bumaba na. Hindi niya inaasahang makikita ang ina malapit sa restaurant. Tumaas pa ang kilay ni Venice nang makita siya. Narito ka pala, Veronica. Anong ginagawa mo sa lugar na to? Pinasadahan siya nito ng tingin. Kung hindi ko lang alam na nasa abroad si Venice, iisipin kong si Venice ka. Look at you! Turo nga nito sa kanya. This isn't you. Ani nga ng ina dahilan para mapalunok si Venice. Kung alam ko lang na magiging ganito kayong dalawa, sana hinayaan ko na lang na mamatay kayo sa loob ng kotseng yon kasama ang mga magulang nyo. Nakakapagsisi. Iling-iling nga na sabi ng babae kaya takang-taka itong hinarap siya. Totoong magulang? Mamatay sa kotse? Ang dami ngang gustong itanong ni Venice sa kanya. Oh, bakit nagtataka ka pa? Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ampun lang kita. Kayo ng kambal mo. Well, ikaw lang nga pala ang nakakaalam, hindi pa rin alam ni Venice.
Busy nga nito. Babalik ka rin sa amin. Hindi ka magiging masaya, lalo na kapag nalaman niya ang tungkol kay Ethan. Nakangisi itong tumalikod sa kanya habang siya ay naroon pa rin ang isip sa sinabi nitong ampon sila ng kakambal. Nanghihina nga si Venice nang dahil sa nalaman. Hindi niya nga namalayang nakarating na nga siya sa sasakyan. Gulat ang driver nang makita siya. Ma'am, may problema po ba? Nag-aalalang tanong nito at umiling naman si Venice. Wala po, umuwi na po tayo. Aniya dahil gusto niyang kumpirmahin sa kambalang totoo. Nakailang ring ang phone nito bago sagutin. Naluluha na nga siya kanina pero pilit niyang pinipigilan. Dumiretso siya kaagad sa kwarto niya nang makarating sila. Hello Venice, napatawag ka? Tanong nga nito. Totoo bang sinasabi ni Mommy? Naampon daw tayong dalawa? Sabihin mo sa akin ang totoo, Veronica. Kaya pag ganoon na lang ang trato niya sa atin, yun ay dahil hindi niya naman pala tayo tunay na anak. Tuluyan siyang napaiyak. Mahal niya ang mga magulang niya. Sa kabila ng pagiging imperpekto nito, ay mahal niya ang mga ito. Nasasaktan siya sa tuwing hindi sila nito binibigyan ng halaga. Pero may isasakit pa pala yun nang malaman niya ngayong ampon pala sila at alam yun ang kanyang kakambal at tinago lang sa kanya. Venice, hindi ko pa sana sasabihin sa'yo pero tama ka. Ampon lang tayong dalawa. Nasimot lang nila tayo sa bumunggong sasakyan noon. Patay na ang mga magulang natin. Masakit. Sa akin nung una pero unti-unti kong tinanggap. Saad nga ni Veronica. Pero bakit mo siya sinunod? Bakit mo siya sinusunod hanggang ngayon? Bakit inayaan mong gamitin kanya? Tanong nga ni Venice. Wala akong choice, Venice. Hindi ganoon kayaman ang lalaking mahal ko. Kung hindi ko yan gagawin, mapapahamak siya. Tinakot nila ako. Siya lang yung taong nandyan noon para sa akin kaya hindi ko kayang mawala siya. Sana naiintindihan mo. Paliwanag ng kakambal. Gabi na nang dumating ang lalaki. Halata ang pagod dito kaya siya ang nagtanggal ng sapatos nito at iniakyat niya na rin ang dala nitong attache case. Nawala na naman ng 1 milyon ang kumpanya. Ani nito kaya bigla siyang kinabahan. Hindi ko alam. Maniwala ka, Calix, hindi akong kumuha. Iling-iling nga niya nasabi. Alam ko. Iniimbestigahan ko pa kung paano nakuha ang pera. May kasabot sa loob ng kumpanya. Suspect ngayon ang mga magulang mo. Ani ni Calix na hindi nga ikinagulat ni Venice. Magulang mo sila. Pero mali ang ginagawa nila. Sambit ni Calix at mataman siyang tinignan. Okay lang sa akin. Kung talagang may kasalanan sila, kailangan nilang magbayad. Nakayukong aniya. Hinila siya nito at niyakap. Sa magulong mundo, ikaw na lang ang pahinga ko. Ani pa nga ng lalaki sa kanya. Mahal kita. Biglang sambit nga niya. Kaya napaahon ang pagkakayakap ng lalaki sa kanya. Did I heard it right? You love me? Pag-uulit nga ni Calix. Nakangiti namang tumangon si Venice. Habang meron pa siyang pagkakataon, susulitin na nga niya at bahala na sa mga susunod na mga araw. Oo, nagulat nga si Venice nang halik-halikan ni Calix ang pisngi niya ng paulit-ulit. Thank you Venice. Masayang sambit nito at muli siyang niyakap. Ipinulupot niya rin pabalik ang kamay dito. Hindi niya inaasahang mapapatingin siya sa kalendaryo. Napahawak siya ron at marahang hinaplos ang ilang petsa. Mahigit 1 linggo na lang kasi ay kailangan na nga niyang umalis. Marahan niyang pinalis ang luha sa kanyang mata. Kung pwede lang niyang patigilin ang oras, ginawa na niya. Hello? Next week ay babalik na ako, Venice. Maraming salamat sa iyo dahil pinagbigyan mo ko. Pinahid niya muli ang luha niya. Sige, Veronica. Tawagan o kaya i-text mo na lang ako kung anong setup natin pagbalik mo. Aniya at pinatay na ang tawag. Nagpaalam siya, nalalabas muna. Kailangan niya kasing pumunta sa opisina ng airlines para asikasuhin ang pagbabalik niya sa trabaho. Nakita niya roon ang ilang katrabaho niya. Venice, namiss ka namin dito. Mabuti naman at babalik ka na. Tagal ng bakasyon mo ah, sambit ni Jasmine. Kaya nga eh, wala na tuloy mabola itong si Captain. Usal nga ng isa na tinawanan niya na lang. Umalis din siya pagkatapos dumaan pa nga siya ng Jollibee para bumili ng pasalubong sa mga kasambahay sa mansyon. Gusto niya kasing ilibre man lang ang mga ito. Masaya siyang pumasok ng mansyon
Tahimik at nagtaka siya nang makita ang ilang katulong na tila napako sa kinatatayuan. Yumuko ito nang makita siya. Bakit kanya nung mga mukha niyo? Nandiyan na ba si Calix? Tanong niya. Nasa itaas po pero mas mabuti po siguro kung hindi niyo na muna siya puntahan. Saad nga ng kasambahay na lalo nilang ipinagtaka. Bakit naman? Anong nangyari? Maigi pa ihanda niyo ang mga binili kong pagkain, tatawagin ko lang ang sir niyo. Nagtangka pa nga ang mga itong pigilan siya pero dumiretso naman ito paakyat. Sa bawat paghakbang niya palapit sa opisina nito, ang paglakas ng kabog ng dibdib ni Venice sa hindi malamang dahilan. Kumatok siya nang isang beses at binuksan ang pintuan. Nakita niya ang lalaking may hawak ng mga papel at pansin niya ang mariing paghawak nito sa mga yon. Halos gusutin na nga nito ang mga papel. Calix, tawag niya dito. Dahan-dahan itong nagangat ng tingin habang umihigting ang panga. Napahigtad siya sa pagkakatayo ng ihampas nito sa mesa ang hawak. Anong ibig sabihin nito? Sumagot ka! Sigaw nito at kitang-kita niya ang mga litrato ng kambal kasama ang boyfriend nitong si Ethan. Umiling-iling siya pero hindi niya masabi ang totoo. Pinagkatiwalaan kita. Tapos malalaman kung ginagago mo lang ako? Sana sinabi mo agad. Sana noong una pa lang umatras ka na sa kasal. Bakit ngayon pa? Bakit kailangan? Ngayon pa kung kailan mahal na kita? Namumula ang mata ng lalaki habang siya ay tuluyan nang naiyak. When I saw you 2 years ago, nagustuhan agad kita. Nagmamaneho ako noon nang bigla ka nalang tumawid at muntik na kitang masagasaan. Kaya nang sabihin ng mga magulang mo na ipakakasal tayo, pumayag agad ako kasi nga gusto kita nung una pa lang kitang nakita. Pero hindi naman tayo naging masaya hanggang sa bigla kang nagbago. Bumalik ang pagmamahal ko sa'yo. Handa na akong sumugal ulit pero bakit niloko mo ko? Niloloko mo ko. Puno ng hinagpis na ani nito. 2 taon na ang lumipas nang mangyari nga yun. Bumalik sa alaala ni Venice. Nang naglalakad nga siya sa tabi ng kalsada, malapit lang sa tirahan nila nang muntik na nga siyang masagasaan. Pinagalitan kasi siya noon ang ina niya kaya wala ito sa sarili. Bumaba ang lalaki ng sasakyan para tulungan siya. Natumayo ngunit hindi na nga niya napansin ang itsura nito. Tuluyang mapaiyak nang ma-realize niya na siya ang babaeng tinutukoy ni Calix. Na sa pagkaka, sabi nga nito na love at first sight nga siya kay Venice at hindi kay Veronica. Siya talaga ang gusto nito noong una pa lang. Hindi rin siya madalas ipakilala ng mga magulang kaya ang alam ng iba ay walang kakambal si Veronica. Palagi siyang nagtatago sa anino ng kakambal. Hindi, please Calix. Umiling-iling nga si Venice, pati na rin ang lalaki. Gustong sabihin nito na hindi siya yun pero lalong gugulo ang sitwasyon. Liv, umalis ka na. Alis na. Sigaw nga ng lalaki at dinuro nga ang pinto. Mabigat ang paang tumalikod siya, pero hindi niya maalis. Hindi niya ito iiwan ngayon. Hihintayin nga niya ang araw na kailangan nga niyang umalis. Nahiga siya sa kanyang kama at doon umiyak ng umiyak. Kinagabihan ay bumangon nga siya. Narinig niya sa mga kasambahay na hindi pa lumalabas ng silid ang lalaki mula pa kanina. Gusto niya ulit subukan. Gusto niya itong makita. Nilakasan nga niya ang loob at muling pumasok sa opisina nito. Nagkalat ang bote ng alak sa sahig at natagpuan nga niya ang lalaking nakasandal sa gilid ng lamesa. Calix, aniya, anong ginagawa mo dito? Hindi mo naman ako mahal, diba? Palalayain na kita. Lasing na sambit ng lalaki. Tumawag siya ng tulong sa mga kasambahay para mailipat ang lalaki sa kwarto. Salamat po. Aniya sa katulong na tumango lamang at umalis na. Hinaplos ni Venice ang mukha ni Calix. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Bulong nga ng babae at dahan-dahang inilapit ang mukha sa binata. Gusto niyang ibigay ang sarili dito ngayong gabi. Gusto niyang dito ibigay ang pinakaiingat-ingatan niya bilang patunay na ito talaga ang unang lalaking minahal niya. At nung gabi nga ngayon, ginawa niya yun. Nagulat na lamang siya nang medyo maluha-luha ang binatang. Niyakap siya. Hinaplos ang magkabila niyang pisngi, pati ang kanyang buhok. Napaluha nga ang babae ng dahil na nga rin sa halo-halong emosyon. Shh! Sabi nga sa kanya ng binata at pinunasan nga ang luha niya. At unti-unti na nga itong lumapit sa kanya at dinampi ang labi sa labi ng babae. At nang bumitiw nga ang lalaki sa pagkakahalik sa kanya,
Bulong pa nga nito, I love you. I love you too. Sagot naman ang babae at tuluyan na ngang may nangyari sa kanilang dalawa. Madaling araw na nang magising siya. Masakit ang kanyang katawan pero pinilit niyang bumangon. May text ang kambal niya kaya binasa niya yun. Babalik na ako. Magkita tayo sa mall ngayong umaga. Basa nga niya. Nilingon niya ang lalaking mahimbing na natutulog. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang maamo nitong mukha. Mahal kita. Paalam. Aniya at tumayo na. Pinilit niyang humakbang palabas. Dala ang alaalang meron sila ni Calix. Naligo siya sa kanyang kwarto at kinuha ang mga nakahanger niyang damit at muling nilagay sa isang paper bag. Maaga siyang umalis at hindi na nga siya nagpaalam. Nauna nga sa kanya ang kakambal. Nangunot ang noon nito nang makita siya. Bakit mugto ang mata mo? Umiyak ka ba? Tanong nga ni Veronica. Wala. Nakagat lang ng ipis. Aniya. Sus, ako pa ang lokohin mo. Umiyak ka. Mahal mo na? Nagulat nga si Venice sa tanong ni Veronica. Nagulat ka ba na alam ko? Babae ako at kambal pa tayo. Sa tuwing kausap kita sa phone, ramdam ko na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako bumalik para balikan siya, kundi para makipag-divorce, makipaghiwalay sa kanya. Alam ko kung sino ang mahal ko at hindi ko kayang tawagin siyang kabit at mga agaw ng ibang tao. Bakas ang pagmamahal sa boses nito. Umuwi ka muna sa kondo mo. Kailangan kong makausap si Calix para sa paghihiwalay namin. Salamat ulit. Huwag munang isipin ang tungkol dyan. At ako nang bahala. Ako ang nagumpisa ng gulong to at ako dapat ang umayos. Huwag mo na rin isipin si na mami, may stress ka lang. Salamat. Ani nga ni Veronica. Niyakap ang kambal at umalis na. Tumuloy siya sa kanyang kondo. Noong una naman ay sanay siyang mag-isa pero ngayon ay nangungulila nga siya sa presensya ng isang tao. Buhayin mo ang TV mo. Basa nga niya sa text si Veronica. Kahit nagugulahan ay ginawa niya. Bumungad sa kanya ang mukha ng lalaki na ilang araw niya nang namimiss. Katabi nito ang kanyang kakambal. Maraming media ang naroon. Well, gusto lang namin i-announce ang katotohanan sa likod ng aming relasyon. Calix and I was not happily married for 2 years. Malandiman kung sasabihin niyo pero may mahal akong iba. Kaya gusto naming sabihin ang tungkol sa aming paghihiwalay. Sana maintindihan niyo at tigilan niyo na ang masasamang salita na ibinabato sa lalaking mahal ko. He did not deserve it. Ani nga ni Veronica na ikinatanga ni Venice. Sa tabi naman nito ay si Calix na umiigting ang panga. Hindi niya alam ang plano ng kambal na ganito. Wala man lang itong sinabi. Lumabas nga si Venice ng kanyang kwarto at nagluto nga ng pagkain. Naggagayat nga siya ng sibuyas nang bigla siyang makaramdam na nasusuka. Mabilis niyang tinakbo ang lababo at sumuka doon. Hinanghina siya pagkatapos. Hinawakan niya ang leg niya pero wala naman siyang lagnat. Nasuka na nga lang siya nang maamoy ang sibuyas. Kumuha na lang siya ng cup noodles at iyon ang kinain. Lalabas na nga sana siya para magpahangin ng marinig ang boses ng dalawang tao sa labas. Tila nagtatalo sila. Hindi po gusto mong malaman ang sagot sa mga tanong mo? Nandito ang sagot ko. Sa tanong mo kung bakit sinabi kong mahal kita pero gusto ko ng divorce at may mahal akong iba. Rinig niyang sambit ng babae ng kanyang kakambal na si Veronica. Kinakabahan man, lumabas si Venice. Tila literal na tumigil ang oras nang magtagpo ang mga mata nila ng lalaki. Humalukip-kip lang si Veronica sa tabi. See? Narito ang sagot. Ani nito habang kunot-noo si Calix na nagpapalipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Anong ibig sabihin nito? Napairap naman ang kakambal niya. Can't you see? Kambal kami. At ang babaeng nakasama mo ng 2 buwan ay ang kakambal ko, si Venice. Siya ang babaeng mahal mo. Hindi ako. At ang babaeng una mong nagustuhan ay siya rin. At hindi ako. Pasensya na kung nagsinungaling kami kung nagpanggap siyang ako. Kung nagpanggap akong siya, kasalanan ko ang lahat kaya hindi mo kailangan magalit sa kanya. Mahabang saad ni Veronica. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam ang sasabihin. Ano? Mahal mo pa ang kakambal ko? Kasi kung hindi, at magagalit ka pa sa kanya, umalis ka na. Hindi ka deserve ng magiging pamangkin ko. Maging siya ay nagulat sa sinampit ng kapatid. Pamangkin? Tanong ni Calix. Binalingan siya ng kakambal. Oo! Buntis si Venice at alam ko namang ikaw ang ama.
Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo alam, Vinny, sa buntis ka. Nalaman ko lang kahapon bumisita ako dito at suka siya ng suka. Paliwanag nga ni Veronica. Mahawak siya sa kanyang tiyan. At nang tignan niya, ang lalaki ay nakatingin din ito. Mahal ka ng kambal ko. At kaya rin nakikipaghiwalay ako kasi may mahal akong iba. Huwag mo sana siyang sasaktan dahil babawiin ko siya sa'yo. Pananakot nga ni Veronica kay Calix. Alis na ako, iniintay na ako ni Ethan. Ani nga nito at iniwan silang dalawa. Naglakad palapit si Calix ng dahan-dahan kay Venice habang siya naman ay kabang-kaba. Kaya pala nung magising ako inaumagahan, ay wala ka na. At nang bumalik ka, pakiramdam ko ibang tao na ulit ang asawa ko. Sa araw na kasama ko siya, pakiramdam ko may kulang sa akin. Yun ay dahil wala ka. Tuwang-tuwa ako ngayon, alam mo ba? Dahil nalaman kong mahal mo pala talaga ako. Masaya akong malaman na ang babaeng nagustuhan ko noon ay ang babaeng mahal ko ngayon ay ang nasa harap ko. Nahiyak nga siya nang mahigpit siya nitong yakapin. Takot na takot ako nang magising akong wala ka na. Sinisi ko ang sarili ko na sana hindi na lang ako nagalit sa'yo. Sana hinayaan ko na lang ang tungkol doon dahil na-realize kong hindi ko pala kayang wala ka. Pero ngayong alam ko na, nasimula pa lang hindi ako nagkamali ng babaeng minahal. Sambit nga ni Calix. Mahal kita, Venice. Sa wakas ay narinig na nga niya na bigkasin nito ang tunay niyang pangalan. Mahal din kita, sabi nga ni Venice. Makalipas ang dalawang taon ay masaya silang nagsama bilang mag-asawa. Dahil matapos nga maging legal ang paghihiwalay ng kanyang kakambal at ni Calix, hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa ang lalaki dahil nag-propose na nga rin ito sa kanya. Sa wakas, mapapakasalan na nga rin niya ang babaeng noon pa man. Matagal na ngang tinitibok ng kanyang puso. Na love at first sight pala siya dito. Kaya pala, madali rin siyang napamahal sa babae. Pumayag naman si Venice na magpakasal dito. At nagkaroon nga sila ng isang intimate wedding na maid of honor pa nga ang kanyang kakambal na si Veronica na dahilan ng muli nilang pagtatagpo. Biniyayaan sila ng dalawang makukulit na anak. Masaya na rin sa buhay ang kakambal niya na nagpakasal na din isang anak nito. Samantalang ang kinilala nga nilang mga magulang, nakulong na nga rin ang dahil sa kasong estafa. Marami rin pala itong pinagkakautangan. Marami nga siyang kasalanan sa ibang tao. Kompleto, masaya at pagmamahal ang meron sa pamilya niya, kaya wala na ngang mahihiling pa si Venice. Minsan ang pagkakamali natin ang magtutulak sa atin para maging mabuting tao dahil hindi lahat ng nagkamali ay masama na sa buong buhay nila. Maniwala tayo na meron pa ring kabutihan sa gitna ng kasamaan at parating mananaigang kabutihan. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full story. At shoutout po sa mga sumusunod: Nesbeth Hanaban, Ruby Corazon Riera, Presbyteros Rose, Ostonal Lito, Jerry Ramos, Ning Rafanan, Augustus Rafanan, Gina Tamorite, Juvelin Romero, Rosemary Palaganas, Rose Olalia, Not Green Fox, Antanaka, Nesbeth, Emma Ling, Eddie Pineda, Anita Hernando, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming maraming salamat po at muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.